Hello mga ka-blessing, ito na pang uling reaction video for this day. And ito, sabi nila, Balasubas and ERNING Bakal, featuring ERNING. Last year. And maraming nag-request ito at ganyan ko lang nagagawan. Kasi miss ko na din ang mga music ni Balasubas. But may rap version, so is there a not rap version? Oo nga no. Ay, sabi nila, di ba may... Ano? Parang nag-react na tayo ng ganyan. Hindi pa. Hindi, sure? Hindi, alam nila yun. And let's go, pakinggan natin. Hindi, rap version. Ay, alam nila pala. Ako yung mag-edit. Bakit di ako mag-edit? Hindi. Akala ko si rap version. And let's go. Alam nila pala. Sino kaya yun, no? Na-shock ako. Yun, pagdadinig mo, masabi mo bang si Balasubas yun? Parang hindi. Di ko para walam kung anong umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Yung mag-aral ka pa. Kung si Balasubas to, ah, sobrang flexible talaga niya. Alang sabi nila. Mas pa lamang ay marami ka patuloy na dapat na pag-aralan. Umingin ka sa taas at magmasid-masid ka lamang para pagdating ng araw ay di ka nila tawanan. Super grack na yun talaga siya dito, ha. Is that him? Nalasubas to. Nagyahabang lumalaki, maraming pagkakamali. Maraming inasayang na oras at isinatabi. Ay malalansangan, mahirap na kababayan na tila gusto. Yung beat kasi parang karaoke. Oo, kasi yung sa karaoke talaga, kahit anong klaseng beat, ganyan na yung mga instrument. Lamang nandi kaya nilang iwasan ang pitin mo yung sa isip, salita at sa gawa. Ngunit nahahati pa rin ang mabuti sa masamo. Glock, Balasubas nga yun. Kaya nga sabi ko pa siya ba yun? Super idol niya si Glock. Hindi, alam diba? Ko na may pagka-Glock 9 talaga siya mag-rap. Pero dito, parang copy talaga, no? Like, copy-paste. Rap sa salamin, sino ang natutuwa? Kaya mong ipagmalaki ang sarili mong basa. Kaya pinas, tuligan lang sana sa iyong pagbangon. Huwag mo kalimutan na meron pang mag-aamo. Ilang kabataan na nakikinabang sa kahapon. Ay kasama niyo kami sa malawakan na pagbangon kahit pa. Sabihin mo! Si Banyal atanan, si Banyal. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Yung mag-aral ka pa, iyan lang sabi nila. Gusto ko din yung lines sa, late ako nag-react pero gusto ko din yung lines na bumangon ka Pilipinas. Di ba? Pagdiyan natin buhay, marami diyang mga balakid na sa ating paano may palagi na pumapagod. Maging masino, matyaga, kahit kita ay natiting dahil sa sipag at diskarte, meron kang mararating. Hindi naman mali kung minsan na ikay magkamali. Basta sa bandang huli, itama mo bawat mali. Maganda yun, okay. Or if there are mistakes that you can never correct, at least, ano na lang, take accountability and say sorry. Kasi may mga pagkakamali kayo, hindi mo na mababalik, hindi naman marireverse eh. Pero you can still make it right by saying sorry and trying to fix it in a different way. And about naman to sa mga pangarap din. Yeah. Di kasi parang, minsan kasi lalo na sa mga mistake ng mga kabataan, minsan yung mga kabataan, feeling nila, parang wala na talaga, they can't get out of the mistake that they have done. So, don't feel that way. You can still turn things around by changing. Sana natihi ka huso pang umahon na sa hirap bayang mahal ng lubos. Ang babataan niya daw ang pag-asa ng ating bayan. Yan ang sabi ni Rizal kaya ating tungpatunayan. Istula ka ng kabuhanin dito sa mundong ibabaw. Kaya huwag maging madamot, malasakit ang mangibabaw. Yan ang turo ni Ama na tumatak sa aking isipan. At sa bawat pagkabigo meron akong natututunan. Mamahal at kabutihan ibigay mo sa kapatao. Matatag na kaninindigay na napatak ng Pilipino. Ngunit dahil kulang pa ang aking
would have been better for this song. Kapala ang lakas kasi sana ng dating ng song kung the production was, you know. Mm-hmm. Kasi naano ako sa napabother ako sa ginagamit nilang instrumentals for this song. Ay sa puso at hindi sa isip lang. Ito'y nararamdaman at hindi na pag-aralan. Ito'y walang kinikilalang edad kailan mahahal. Ah, parang ano yun? Talent yun. Parang talent. Yung talent mo hindi yan mapag-aralan. Ganun. Nasadyang mararamdaman mo lang yan. Ganun. Sabihin mo nila ako'y bata ba? Hindi ko para walang kumandong umibig sa kanya. Sa karanasan daw ako ay ilaw pa. Yung mag-aral ka pa, yan lang sabi nila. Sabihin mo nila ako'y bata pa. Hindi ko para walang kumandong umibig sa kanya. Motivational song din. Itong sabi nila, kasi may mga tao talagang parang babawalan ka sa mga gusto mong gawin. Or nililimitahan ka kasi bata pa. Example natin dito guys, si Laika. Laika na yung nag-champion sa The Voice. Di ba sinabi niya, "Uy, huwag kang sasali dyan. Bata ka pa. Para lang yan sa mga mayaman." Pero sabi, nararamdaman niya, "Di, gusto mo. Ano to? Parang nafe-feel niya talaga na kaya ko, ganun. Kaya ito yung paraan para maalis tayo sa kahirapan." Parang ito yung mga pinopoint dito eh. Nga, hindi anak, di ba? Hindi nabihan niya yung mama niya dito na, "Hindi anak, bata ka pa. Hindi ka mano, ganun-ganyan. Hindi ka pa, parang hindi ka level, ganun." So, yun nga, pinatunayan talaga ni Laika. Pumunta sa stage, ayun. Vlog bunga, which is, sabi nila, wag mo pakinggan, mga ganun-ganun, kundi ipaano mo talaga yung talento mo, ganun. Yung anong gusto mo sa buhay mo, i-go mo talaga yan. Basta mabuti. Parang remix to eh. Parang nagra-rock, tapos pumunta sa rap. Ako nababother lang talaga ako. Yung comment ko talaga yung instrumental. Tapos di ba narinig nyo, parang super yung voice, yung boses ng vocalist and the instrumentals, hindi sila fair, hindi sila pantay. Sobrang hina. Tapos sobrang lakas ng boses ng vocalist. Parang the remixing, parang hindi siya pleasing sa ears kasi sobrang na-overpower ng voice yung instrumental. Eh kasi 'di ba sa music, hindi ka lang naman talaga magfo-focus sa vocals, kundi the overall production of the song itself. So medyo na ako, para siyang low quality. Kung naririnig mo nga sa recording, parang boses lang talaga. Parang walang, parang siyang ni-record mo lang siya straight sa phone. I'm not talking about the voice, ha. He has a good voice. Magaling naman siya. Sa recording lang. Parang sa recording. Tapos yung, sa mixing. Yung mixing, yung instruments na ginamit, parang ang ganda ng song, ang ganda ng rap, ang ganda ng chorus, sobrang strong ng mga voices na nandito. Pero Guys, ako dito, itong message na to, ito na tema ng kanta nila dito. Like, sobrang ganda. Motivational to, pero ibang klase to na pagka-motivate. Hindi lang ito na, parang may specific na motivation nito. Motivation to sa mga tao na parang binabawalan ka kasi walang tiwalang mga tao sa sayo. Yes, it could be because of your age, because yan, your inexperience. Yan ang nagustuhan ko dito. Tapos sabi doon na lines, di ko makakalimutan na bata ka pa, wala ka pang karanasan. Tapos hindi, mafe-feel yan ng tao na hindi, kaya ko to, kahit ganito ako. Kasi may talaga tayo guys, na
na yung mga tao sa tingin na ay hindi mo yan kaya ganun-ganun, pero yung mismo yung sinabihan mo na hindi kaya, sabihin na ay kaya ko to, ma, maniwala ka, kaya ko to, ganun-ganun, di hindi mo talaga kaya anak, di kaya ko talaga, ma, papatunayan ko, di ba may ganun. Tapos pag pinapatunayan ng anak, ayun, yung parents supportan lang sa mga ganyan na pangarap niya kasi nag-click na. Mm-mm. Madaming mga example niyan. Tulad nga nung kalaika, example yun, at madami pa. And yeah. But also, you have to, sometimes you have to treat that as a blessing din. Kasi if wala din namang mga naysayers, hindi ka rin lang nakupersigin. Totoo din yun. But then, sometimes, you can use that as a fuel in order to really yung, be motivated. So, bobo naman pala ako, ha? So, gagalingan. Ganun pala ako, ha? Gagalingan ko, ganun. Marami talagang reason di, why. Hindi yung, sinabihin ka ng bobo. Bobo ako. Ay, sige, hindi na lang, ganun. And, but also for that one, you have to know your limitations din. Kasi, ayun nga, you have to take risk, but it should be calculated risk. Hindi yung basta-basta ka na lang, ay, kasi, ano, dapat nga, may freedom, ganun. Pero, you very well know yourself na sa pagkakaalam ko, you have to set limitations siguro, to yourself. Siguro, ewan ko kung anong porsyento dito. Kung yung mga tao na may mga pangarap na sinusuportahan or versus dun sa mga taong may pangarap tapos hindi sinusuportahan, ano bang mas malaki yung percentage nga nag-success? Sa tingin mo? No, I think all of us have naysayers naman. Although sinuportahan ka nga ng parents mo, pero outside your family, there will always be naysayers. Ay, oo. Or it could pero hindi the people outside sa family mo. Nasa siyempre sa family, yung supportahan ka ng pamilya mo sa mga pangarap mo, or yung tao na hindi sinusuportahan. Ano yung achievement rate? Oo. Madami akong naalam na hindi sinusuportahan pero nag-boom. Example nito si Doggy. Hindi siya sinuportahan sa pagiging ano niya, lagi siyang pinagalitan at pinatunayan niya, nag-click, boom. Yeah, ay, diba? Maybe a diba? Lot of rappers, 'di ba? Diba madami ding madami ding rappers si Price Tag. Mm-hmm. But then they blossom. Mm-hmm. 'Di ba? 'Di ba no? Like sa ML players, madami din mga story. Pero ano ba talaga? Or fair lang siguro, no? Sa tingin mo, di tayo makaano, no? Kasi walang research. Wala tayong statistical basis for that one. So we can't Pero base kung i-analyze mo, kung logical. Hindi siya logical, magiging subjective siya kasi based on the people, yun ko lang naman. Hindi siya magiging objective. So we can't really, it's a very hypothetical question. Kailangan talaga siya. Pero para sa akin, mas, subjectively speaking. Para sa akin, mas madaming nag-success sa hindi sinusuportahan. Sa parents. Kasi gagawin niya nilang way yan eh. So mas lalo siyang gumaling kaysa suportado ka. Ay, hindi naman kung suportado. Same lang naman, no? Wala talaga. Kaya yung subject, no? It's subjective. Depends on what the stories that you know. Depende sa actual knowledge mo ng mga events. Hindi, kasi kung suportahan ka, alangan naman, mas grabe pa yung ano mo dun. Pero kasi achievement is subjective din naman. Pero kasi mas isto nga ata, ganun siguro, mas grabe yung foundation. Yung hindi sinusuportahan pero nakaangat, nakuha pa rin niya yung pang, mas grabe ang ano yun. For me, kasi yung mga naysayers, whether you're supported or not, these are just factors to your achievement, but at the end of the day, you are the main reason why you will achieve. Parang hindi ko talaga siya masasabing ano ba talaga? So wala yan sa ano, wala yan sa nagsuporta at sa nag-hate. Nasa sarili mo. That could be factors. Pwede ka naman kasing sinuportahan ka ng marami din naman kasi kilala na super supportive ng parents, ha, binigay lahat. Super spoiled pagdating sa mga kailangan sa school, binigay lahat. Pero hindi nakapagtapos kasi tamad. Mm-hmm. So kahit ganong support ng mga tao at push sa'yo, they provided you of everything, pero ayaw mo talaga mag-aral. Hindi ka talaga mag-achieve. Hindi niya pangarap yung pag-aral niya. Yeah, but pero in terms of support. Inanaw natin dito is, in terms of just support. Just like me, diba? Wala talaga yan, kahit anong supportan mo kung ayaw talaga ng tao. Wala talaga. I really can't say, diba, you remember, mama and papa always have supported me sa music pagbabanda ko before.
But because it for me, I did not see it. Lalo na dito, wala masyadong opportunity talaga dito when it comes to music. If I really wanted to pursue music, mm-hmm. I would have to go to Manila or something kasi nandun talaga yung opportunity. But I didn't really see that as something that I want to do. It's a passion, but it's not something that I would risk my education because I wanted to do that. Pwede naman so, yung pagsabayin? Pwede naman yung pagsabayin? Kaya kahit supportado ka ng parents mo, if it's not for you, it's not for you. So I'm not gonna... So sa'yo, parang... Ano lang, enjoyment mo yan lang. Di lang it's passion. Hindi talaga ano, hindi mo talaga gusto na maging singer. Kundi nag-i-enjoy ka lang kumakanta. Kasi ayun yung sabi ko sa'yo, you have to take calculated risk. For me, kasi, if given a chance, I would risk it all. Pero at this stage, sa economical capability natin as family, I can't take that risk. Kasi wala tayong capacity para mag-take ng risk doon. Walang kasi meron naman. Di mag-risk ang meron namang paraan dyan. Mag-cover ka, upload sa YouTube, madami. Di ba, ganun? Kung gusto mo talaga. What I mean is that, wala ako sa yung calculated risk ng magka-cover ako sa YouTube. Somehow I will have to give up a part of my schooling. And 'di ba yung pag-schooling ko hindi naman yan ano, parang nagre-risk ka diyan kasi pag may free time ka, gagawin mo lang yan. Do I have a lot of free time? Do you think if sinisingit kong pag-YouTube before, would I be... I don't know. Di ko yan masabi. Pero para sa akin kasi... Ewan ko kung ano. Pero... Kaya nga. Baka hindi lang siguro busy sa akin. Pero... Hindi ka pa busy ngayon. You still have a lot of time. Pero sa akin kasi... yun nga tinatawag ko. Calculated risk. For me that time, I won't risk that kind of opportunity. Lalo na para sa akin, pero, hindi naman talaga siya magiging... Para sa akin, guys, wala talaga akong... rest time, wala talaga. School, edit. Well, compared din naman talaga, yung schooling natin. Yun talaga ang ginagawa ko. Ano? Ang sayo? Compare mo naman yung schooling natin. Hindi pwede ma-compare. My nights. Kaya nga sabi ko sa'yo, calculated risk nga. So, you can't really, Pero, di ba, isinabi ko lang yun sa akin. Ganun talaga. Yung pag-rest ko, pahulay, yung pagpapahinga ko is nag-i-edit ako. Like, kahit pagod ako, talaga guys, pagkapagod ka, sobrang hirap mag-i-edit. Kasi yung mata mo, yung isip mo, wala, empty talaga, pero pinupush ko talaga na mag-i-edit, ganun. Kaya guys, yung napansin nyo, sobrang simple lang ng editing ko. Yung mga vlog ko, 5 minutes lang, gusto ko lang talaga i-document yung mga pangyayari, pero... yun nga, nakakapagod talaga. And yeah, and that is it. Pero kahit nakakapagod, pero gusto ko kasi parang napasok ko talaga sa isip ko at sa puso ko na every time anong mangyayari, gagawin ko ng video. Kaya yun, kahit konti lang na captured, kahit konti lang na video, nire-record ko and na-upload ko para lang document, para history. Kaya. And yeah guys, and that is it. Sana nagustuhan nyo. Basta, in short, go lang sa mga pangarap nyo kung saan kayo nag-enjoy. And iwan nyo na yung hindi, para sa akin guys, iwan nyo yung mga hindi nakaka-enjoy, yung hindi nakaka-enjoy na mga ginagawa nyo, huwag nyo na ipatuloy mga ganyan. Para sa akin lang ha, pero kung hindi kayo comfort doon, okay lang. And yeah guys, that is it. Bye guys, please subscribe and bago natin tapusin ito, shoutout muna tayo. Okay, so shoutout to Kennedy Ingua, Jess Tony, John Aventalidong, Francis Barla, John Matthew Escosho, RB1, Eri Sukaruru Official, Brian Austria, Efren Ligayu, J Fox, Godlike, RDZ, Shano, Imao Gid, James Stefan Libon, and Dictator 666. And yeah, bye guys!